anak mo, kung dapat akong paniwalaan mo. Sige na po, ma'am. I-check natin ang bag niya para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Hoy, Dugyot, ano bang gusto mo? Para matigil na yung modus mo. Nakakaya sa mga customer, oh. Gusto ko lang naman ibalik mo yung pera ko. Pinaghirapan ko yun. Malaking halaga yun sa mga katulad ko. Bakit ba ang kulit nyo? Wala nga sa akin. Baka gusto nyo tatawag ako ng pulis. Kay, anak, patingin ang wallet mo. Kano kayo babayaran ko dito? Sana nang kasya yung pera ko. Miss, teka lang. Yes po, ma'am. May kailangan po ba kayo? Miss, may babaeng kumuha ng pera ko at pumasok sa dito. Sigurado po. Ayan siya. Teka lang po, Naya. Sigurado mo ba kayo? Miss, sigurado ko. Siya talaga yung kumuha ng pera ko. Nay, kumalma po muna kayo. Kasi yung sinasabi niyo pong magnanakaw ay anak ng may-ari ng restoranta to. Parang imposible po kasi. Miss, hindi ko magagawang manloko. At yung perang pinaghirapan ko maghapon, nang galing yun sa pagtitinda ng isda, sigurado ako siya yung kumuha ng pera ko. Hindi ako magkakamali. Anong nangyayari dito? Palabasin mo nga itong mabahong matanda na to. Hindi, miss. Hindi ako aalis dito. Maawa ka naman. Kinuha mo yung perang pinagpaguran ko. Nakita ng dalawang mata ko. Anong perang pinagsasabi mo? Tingnan mo nga yung sarili mo. Di ka panipaniwala. Saan mo kinuha yung pera mo? Sa pagnanakaw? Waitress, palabasin mo na itong mabaw matanda na to. Kakaya sa mga customer natin. Ma'am Kay, mukhang nagsasabi naman po ng totoo si nanay. Wala naman pong masama kung i-check natin yung wallet nyo, di ba? Okay lang po ba? Seryoso ka ba? Kunyeta kang waitress ka? Baka nakakalimutan mo. Anak ako ng may-ari ng restaurant na to. Baka gusto mo ipatanggal kita dito. Sorry, ma'am. Kasi gusto lang naman ni nanay lumabas yung katotohanan eh. Kaya kung wala ako kayong tinatago, wala naman dapat kayong ikabahala, di ba? At talagang kakampihan mo pa tong hampas lupa na to kaysa sa akin? Tignan mo nga itsura mo, mabawang ang isda na to. Ang layo ng estado nito sa buhay kumpara sa akin, di ba? Sabihin mo! Opo, ma'am. Pero hindi naman po ba siya ng itsura at estado sa buhay para malaman kung magnanakaw ang isang tao eh. Kasi minsan, kung sino pa yung may malinis na kasuotan, sila pa yung may mga baduming buti na di dapat pagkatiwalaan. So sinasabi mo magnanakaw ako? Eh sino ka ba dito? Waitress ka lang? Gusto mo palayasin kita dito? Anong kaguluhan to? Ang daming customers! Dito pa talaga ka nagbabangayan? Mabuti naman dumating ka. Eto kasing matandang to, inaakusahan akong magnanakaw. Ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Nakita kong kinuha ng anak nyo ang perang pinaghirapan ko sa maghapong pagtitinda ng isda. Ma'am, di ba po wala naman pong mawawala kung i-check natin yung sinasabi ni nanay? Kasi parang nagsasabi po siya ng totoo. Tapos ma, ito wala mong kwentang waitress. Paniwalang paniwala dito sa matanda na to. Baka nga ikaw ang kumuha ng pera ng matanda na yan eh. Totoo ba, Angel, ang sinasabi ng anak ko? Ma'am, hindi ko po magagawa yan. Mahalaga po sa akin ang trabaho ko at ayaw ko pong sirain yung tiwala nyo. Naawa lang talaga ako kay nanay kasi mukhang nagsasabi po talaga siya ng totoo. Opo, ma'am. Tanda ko po yung pera ko. Amoy isda po yun dahil nanggaling yun sa pagtitinda ko ng isda. Mawag po kayong maniwala sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Dapat ako yung paniwalaan mo. Pwede po ba, ma'am? I-check natin yung bag niya para malaman natin kung ano kung sino nagsasabi ng totoo. Ma, wag po kayong maniwala sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Anak mo ko, dapat akong paniwalaan mo. Sige na po, ma'am. I-check natin ang bag niya para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Hoy, Dugyot, ano bang gusto mo? Para matigil na yung modus mo. Nakakaya sa mga customer, oh. Gusto ko lang naman ibalik mo yung pera ko. Pinaghirapan ko yun. Malaking halaga yun sa mga katulad ko. Bakit ba ang kulit nyo? Wala nga sa akin. Baka gusto nyo tatawag ako ng pulis. Kay, anak, patingin ang wallet mo. Ma, pero... Eh, ba't mukha kang guilty kung hindi mo naman kinuha?
Yan. Yan nga po, ma'am, yung perang pinaghirapan ko. Kinuha mo yung pera ko. Hoy, Dugyot! Hindi lang ikaw may pera na ganyan. Kaya wala ka pa rin sapat na ebidensya para pagbintangan ako. Hindi alam kong ito yung pera ko. May dumi sa gilid at kahit amuyin mo, amoy isda ito. Dahil ganggaling to sa pagtitinda ko ng isda. Ma, this is nonsense. Walang patutunguhan tong usapan na to. Anak, wait. Ibigay mo sa kanya ang perang pinaghirapan niya. What? Huwag mong sabihin. Ma? Oo, naniniwala ako sa kanya na ikaw ang kumuha ng pera niya. Kilala kita. Ina mo ako. Alam kong hindi ka gumagamit ng cash. Card ang gamit mo, di ba? Oo, ma. Pero ngayong araw, napag-desisyonan kong magdala ng cash. Knowing you, I doubt it. Dati ka nang nagnakaw ng pera sa akin. Kaya alam ko na ikaw ang kumuha ng pera niya. Mahilig kang kumuha ng pera nang hindi sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Anak mo ako, kaya dapat ako ang paniwalaan mo kaysa sa matandang to. Baka nakakalimutan mo. Bago akong pumunta dito, alam ko nang nangyari. May mga CCTV camera ang restaurant natin. I'm just giving you a chance na makapagsabi ng totoo. Pero pinaninindigan mo pa rin ang kasinungalingan mo. I'm so disappointed with you, Kay. Ma? Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ibigay mo ng pera sa kanya at humingi ka ng tawad. Nakakahiya ang ginawa mo. Hindi ako magpapakababa sa matandang to. O sige, mamili ka. Sa'yo na yung pera o kukunin ko yung card mo at ibigay sa kanya. Don't test me. Ito na nga. Mawag naman sana dito. Nakakahiya, ang daming tao. At wala kang sweldo ngayong buwan na to. Ano? Bakit? Pinagtrabahuhan ko yun ah. Pinaghirapan ko yun. Ina mo ako at mas mataas ang posisyon ko dito kaya wala kang magagawa. Nay, pasensya na sa ginawa ng anak ko ah. Hayaan mo. Sisiguraduhin kong matututo siya. Maraming salamat po, ma'am. At ikaw naman, Angel. Saludo ako sa'yo. Sumunod ka sa office ko. At ibibigay ko sa'yo ang posisyon na dapat sa anak ko. Ma, pinaghirapan ko yun. Huwag yun naman sanang kunin. No. My decision is final. Ma'am Kay, ganun din po yung ginawa niyo kay nanay eh. Ngayon, alam niyo na kung ano yung pakiramdam na kukunin lahat ng bagay na pinaghirapan niyo, di ba? Na wala kang magawa kasi hindi kayo pareho ng posisyon sa buhay. So, ano gusto mo iparating? Mula ako sa posisyon para sabihin sa iyo to, pero sana ho, huwag niyong gamitin yung estado niyo sa buhay para paniwalaan ka ng mga tao na inosente ka. Kasi may mga taong kagaya niya na mas pipiliin pa rin ang tama at totoo. Kasi wala naman po sa itsura o estado ng buhay para malaman natin kung sino dapat ang kapihan. Sa tama ho lang ho tayo. Salamat. Salamat, Ineng, ha. Hindi ka nagwalang bahala na pumalit sa totoo. Pagpalain ka ng Diyos. At sana, dumami pa ang kabataang kagaya mo. Wala nga naman po, Nay. Sige, ho, Nay. May trabaho pa po ako. Ingat po kayo, ha? Sige. Magtitinda pa kasi ako, eh. Sige po, Nay. Ingat.